Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At sumayin rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama natin sa dasal ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga OFW. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkaluban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo tinanggap upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid at pinapatag mo ang kanyang landas. Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan. Ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y mamumuhay ng matuwid. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Hinanap kanila sa gitna ng hirap. Nang parusahan mo'y ikaw ang tinawag. Ang katulad namin sa iyong harapan ay babaeng manganganak, napapasigaw sa tindi ng hirap. Nagdanas kami ng matinding hirap, ngunit walang naidulot na kabutihan. Walang tagumpay na naidulot sa bayan. Wala kaming nagawa anuman. Ngunit ang mga anak mong namatay ay muling mabubuhay. Mga bangkay ay gigising at aawit sa galak. Kung ang paanong ang hamog ay nagpapasariwa sa lupa,
Gayon ang Espiritu ng Diyos nagbibigay buhay sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ikaw, Panginoon, ay haring walang hanggan. Di ka malilimot ng buong kinapal. Ikaw ay mahabag tulungan ang Siyon, pagkat dumating na ang takdang panahon. Mahal pa rin siya ng iyong mga lingkod, bagamat nawasak at gumuhong lubos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa puon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahabag, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, o poon, ay papupurihan mula sa itaas luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kay pagpapahingahin ko. Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. At makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome po sa Our Lady of La Salette Quasay Parish, kung saan hayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak at sa pagdarasal para maging maayos ang lahat. Ayaw ng Diyos ng tamad. Gusto ng Diyos, gumagawa tayo. In fact, pagkatapos likhain ng Diyos ang unang tao, pinamahala niya agad ito sa mundo. Sabi nga po ni San Pablo sa 2 Thessalonians 3 verse 10, "Anyone who does not work should not eat." Ang dahilan ay sapagkat gusto ng Diyos na improve pa natin, pagandahin pa natin, linangin pa natin, alagaan natin ang mundong ito. Yan ang dahilan kung bakit tayo may kalayaan, kung bakit tayo binigyan ng Diyos ng abilidad at talento para sa task na ito. At yan din ang dahilan kung bakit may mga dakilang bagay tayo ngayon sa buhay. Yung mga inventions, yung mga magagandang bagay na nakapagpapadali, nakatutulong sa ating buhay, bahagi yan ng paggawa, ng paglinang ng tao sa mundong ito. Yan ang gusto ng Diyos. Gayunpaman, ayaw din naman ng Diyos na hindi na tayo namamahinga. Tandaan po natin na ang Diyos ang pinaka nakakakilala sa kakayanan ng katawan natin. E bakit nga siya ang may likha nito at nag-design nito in such a way na kailangan nito hindi lamang ang proper nutrition, exercise, kundi ang pahinga upang patuloy itong makagawa ng maayos at maganda. Palagay ko ang magandang example nito ay yung sa 1 Kings 19 nang sabihan ng Diyos si Prophet Elijah
na kumain muna at magpahinga dahil ito ay pagod na. And Elijah did exactly that. Yun ang naging dahilan upang makagawa pa uli siya ng mga good things, great things for God. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang paanyaya sa atin ni Kristo na magpahinga. Anong gandang imbitasyon ito ng Panginoon? Hindi natin kinakailangan ng pera, hindi kinakailangan kung saan magpunta, hindi kinakailangan lumayo pa, kailangan lamang nating lumapit sa Kanya. Pero sana lumapit tayo sa Kanya nang may pananampalataya, ha? Nang may pananampalataya tayo na Siya ang bahala sa atin, sa mga concerns natin, sa mga bagay na totoong kailangan natin. Kung minsan kasi lumalapit nga tayo sa Kanya sa pagdarasal, sa pagsisimba, pero hindi naman tayo napapahinga dahil binabalot pa rin tayo ng takot at pag-aalaala. Nagdarasal nga tayo pero binibilisan natin kasi meron pa tayong dapat na gawin. Nagsisimba nga tayo pero lumilipad naman ang isip natin sa mga concerns at mga bagay na kailangan natin. We tell God our intentions, our prayers, our needs. Pero pagtayo natin mula sa pagkaluho dahil nagdasal tayo, paglabas natin ng simbahan, ang mga ito ay daladala pa rin natin. Which clearly shows na hindi talaga natin totally sinusurrender ang lahat sa Panginoon natin. Tuwing umaga po at kahit natanghali, naglilipot po ako sa loob at labas ng ating simbahan. Very particular po kasi ako sa cleanliness at kaayusan. That's the reason kung bakit marami tayong or enough ang ating workers so that all areas will be covered. Nakalulungkot nga lang kung bakit kailangan ko pang mag-rounds in order to be sure that everything is being taken care of. Kasi nga, mga pagkakataon, may mga workers na hindi rin ginagawa ang dapat nilang gawin. Kailangan mong pang i-remind, kailangan mong pang ulit-ulitin. Nakakapagod minsan at nakakatakot din. Lalo na kapag wala ako dito kasi feeling ko hindi matik na ginagawa talaga nila religiously, faithfully ang kanilang trabaho. And the basic reason, I suppose, is kawalan ng malasakit. Pag sinabing malasakit, yung nasasaktan din ba sila kapag may nakikita silang kalat na tulad ko, pag nakakakita ako, nasasaktan ako, nainis ako, ganun din ba sila? Nasasaktan din ba sila kapag mayroong hindi maayos, kapag mayroong nasira, kapag may naaksaya, in such a way na gumagawa ba talaga sila ng paraan kahit na hindi sabihan? Yun yung hinahanap mo kahit papaano lang. Sinabi ko po yan kasi sa Diyos, makikita at mararamdaman natin yung malasakit na yan. Kapag sinasabi niya sa atin, come to me, kayong mga kinakailangan ng pahinga, hindi niya sinasabi, pabayaan mo na yung buhay mo, pabayaan mo na yung pamilya mo, pabayaan mo yung mga concerns mo, pabayaan mo na yung trabaho mo, huwag mo nang isip. No. Instead, ang sinasabi niya, let me take care of it. And when he says it, he means it. Hindi mo kinakailangan ulit-ulitin, hindi mo kinakailangan i-remind, kasi ang Diyos sa atin ay may malasakit. Nasasaktan siya kapag mayroong hindi maayos sa buhay natin, kapag may kalat sa buhay natin, kapag may nasisira o naaksaya sa buhay natin. In fact, mas mahal niya ang mga bagay sa buhay natin, ang mga mahalagang bagay sa buhay natin kesa sa pagmamahal natin. So, we can really rely on Him na kapag lumapit tayo sa Kanya para mamahinga, masasabi natin na Siya na ang bahala, lalo na sa mga bagay na hindi natin kaya. We just have to trust Him. Of course, pwede niyong sabihin, Father, paano ako mapapanatag eh? Hindi pa maayos ang buhay ko, may problema pa ako, may sakit pa ako, hindi pa okay ang trabaho ko, ang negosyo ko. Siguro, ganyan din yung sinabi ng mga taga-Juda kay Prophet Isaiah nang sakupin sila kasi naghihirap sila. Narinig natin sa ating unang pagbasa, anong response ni Prophet Isaiah? Inihalin tulad ni Prophet Isaiah yung paghihirap ng Juda sa isang babaeng nanganganak. Nandun siyempre yung hirap, pero pagkatapos doon, yung babae ay magkakaanak, magkakaroon ng kahulugan yung hirap. No wonder dito rin sa kontekstong ito, unang nabanggit yung idea ng resurrection na pagkatapos na mamatay, nandun yung muling pagkabuhay. In the Old Testament, ha? In the Old Testament ito. Para bang sinasabi ni Prophet Isaiah sa mga taga-Juda,
Yes, hindi pa in order ang lahat. Yes, obvious ang paghihirap. Yes, obvious na nahihirapan tayo. Pero ipanatag natin ang loob natin dahil may mangyayaring maganda pagkatapos nito. Basta huwag tayong mag-alala. Sabi nga po, di ba, mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano bang magandang maidudulot sa atin ang pag-aalala? Maayos ba ang problema? Kahit nga yung walang tigil nating paggawa eh. Will it give us the assurance na magiging okay din ang lahat? Of course not. But God can do better things for us. Besides, katulong lamang niya tayo sa paglinlang sa mundong ito. Siya pa rin ang gagawa. Siya pa rin ang magpupuno. Siya pa rin ang talagang lilikha. He's still the one in charge, even in our own life. And He has unlimited ways and the whole of eternity to fix what has to be fixed, to change what has to be changed in our life. So, let go and let God. Gumawa pa rin tayo, pero magpahinga rin tayo. Ipahinga natin, di lang ang katawan natin, kundi ang isip at puso natin. Believing that God loves us and He will always want and do the best for us. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na misang ito upang maranasan talaga natin ang tunay na kapahingahan na nagbubula sa Panginoon natin. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Ang Diyos. Kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat. Sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko sapagkat mahal niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko sapagkat anak niya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong maipahinga, hindi lamang ang katawan ko, kundi ang isip ko, ang puso ko. Ayoko na nag-aalala, ayoko na sana nang natatakot. Nahihirapan ako, minsan nagkakasakit pa ako, di ako makatulog. Apektado ang mood ko, pati ang pakikipagkapwa-tao ko. At pati ang pakikipag-usap ko sa iyo. Patawad, Panginoon, sa kawalan o kakulangan ng pananampalataya. Hiling namin ay yung hiling din ng iyong mga alagad dati. Tulungan mo kami na manampalataya. Increase our faith. Alleluia! Na kapag kami nagdasal, Ikaw na ang bahala. Gagawa pa rin kami, pero ipapanatag namin ang loob namin na anuman ang mangyari, yun ang gusto mo. At kung anuman ang mangyari, maaaring may karugtong pa, maaaring may pagbabago pa, maaaring may plano ka pa, tulungan mo kaming pagtiwalaan ang oras mo, ang paraan mo, ang kabutihan at pagmamahal mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Iyon ang i-claim. Lalo na sa pagtitiwala ko
na maaayos din ang lahat ng pinagdaraanan ko. Kung lalapit ka kay Jesus, isurrender mo ang lahat sa Kanya. Huwag ka nang magtitira ng pag-aalala. Di ba't yun naman ang sabi niya? We cast all our cares to Him because He cares for us. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanong unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin tayo pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong bayan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil ang hadmong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitiis siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kahit siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Thank you.
Ipagmunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasal at ang Ina ng Diyos, isanunsay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, lalo na sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumain niyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan.
mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Nalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng buong karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you. Alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y manatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha'y pumata. Huwag namang mawala na sa isayang iyong paghihirap. Ilinawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundo ito, at sa panalatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong mga tulong na ibinibigay para maging maayos po ang pag-maintain ng simbahang ito at para makapag-promote ang devotion sa Our Lady of Nazaret at gayon din para makatulong din tayo sa iba
Ngayon po ay nagpapagawa tayo ng mga chapels bukod sa mga ibang tulong na binibigay pa rin natin sa ibang parokya. Marami pong salamat sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. As once they fell at last and then. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. As once they fell, at last alone.